Isang pambihirang yaman na naman ng Pilipinas ang ating ginala. Masarap man tingnan maligo, hindi ka makakaligo kasi bawal. Pero sa kabila ng ganda nito, bakit bawal itong paliguan? Bieber, pasok po siya sa 7 Wonders of the World, mga master. Dito pala yung pinto. Ang ating dadaanan ay papunta mismo sa Port of Sabang. Yun yung sinasabi nilang port para makarating ka sa Underground River ng Palawan. Aabutin din ng halos 3 oras ang biyahe mula Puerto Princesa hanggang dito sa port ng Sabang. Thank you! Oh, master, nakita yung drone ko! Kuya, thank you so much! Buo! Buo siya? Ay, salamat! Ang galing nyo! Grabe! De, kasi nagalit kayo kanina, tinabas. Nasa taas siya? Nasa baba din po, nasa lupa, nahulog. Nahulog na. Ang galing! Kaya nga pa siya na yan, nakuha ko na hindi ako. Ito ko si Kuya, nagkasagot-sugat pa, oh! Dari ko ba siya? Oo. Sige, Kuya, bibigyan kita ng reward mo. Oh my gosh! Laking pasasalamat natin kay Tatay Romeo na naibalik sa atin ng drone dahil hinanap niya pa mula sa bangin yung mismong drone at nagtabas pa siya ng mga puno para lang mahanap ito. Mga bangin na hindi natin ina-expect na makikita pa natin. Alam niyo ba magkano'ng halaga nito, sir? 40,000 po ito. Alam ko lang. Opo, nasa 40,000 po ito. Sobrang thank you po. Pero syempre hindi pwedeng wala kayong reward sa akin dahil naibalik niyo po itong si drone. Kasi ito po eh, wala pa pong 1 month sa akin. Tsaka mga nagbangin. Tsaka talagang kahit anong gagawin. Mga master, hindi na sila nagdalawang isip pa, natulungan ako. Syempre ito din ating tour. Ano, shout out muna yung tour. Sa tulong po nila talagang naibalik itong drone natin. Kanina yun. A few moments later. Ito na mga master, nandito na tayo ngayon sa papunta ng sa Underground River. Oo. Tapos ang ano lang, bawal maligo daw dito. So tignan nyo guys, grabe, napakaganda ng mga rock formation dito. Oh. Ano pa, hindi pa ito yung totally na papasukin natin ng Underground River. Tapos tignan nyo, hindi masyadong white pero okay na. So mga master, isa na siya sa World Heritage site, itong Underground River po. Ito mga master, kailangan natin maglakad papunta dun sa, papasok dun sa kuweba. Oo, Underground River, first time natin magbablog dun. So ano kayang meron dun? Check natin.
Pahutan. Pahutan. Ang taray, yung mga puno ng mangga. May lang makakita ang ganyang punong manggang straight. The fruit of this mango serves as the food of the monkeys here on this area. Okay, grabe. This is Palawan. This is Luzon. And this is Mindanao. Layo, no? Too far from each other. That is 30 million years ago. So, after 15 million years, this is gonna happen. So, halos pantay na yung Palawan and Luzon. And Mindanao is already here. So, in the present time, right now, so this is the map of the Philippines. Nag-move dahil sa boat, no? Because of the tectonic plates movement. So, just like it's moving. So, that's a small trivia about Philippines. And then, so, the underground river po, it is under the St. Paul Mountain or the Sleeping Giant Mountain that you, that I didn't tell you earlier. But this is the one of the longest navigable river here in the Philippines. The total length of this cave is 9.3 kilometers. But the navigable part is only 4.3. And in that 4.3 kilometers, you can see a 1 in a billion discovery, which is the fossil of a sirenia or a sea cow that is embedded on the wall of this underground river. So the caving that you do today is only 1.5 kilometers. If you want to do the 4.3 kilometers, you need to secure a permit from a city tourism office and in our Puerto Princesa Subterranean River National Park. Mga master, meron pala ditong puno na hindi naluluma. Ano pong tawag dyan? Bago. Wow, social. And the track of the underground river po when it got into the seven wonders of nature. Wow. So, ito po siya. And then, so to be the seven wonders of nature po, it takes 4 years as the campaign to be the seven wonders of nature. So the campaign starts in 2007 and it ends in 2011. Oh. Sir, bakit po siya talaga tinawag na underground river? So, one moment lang, sir. They're just gonna give you an audio device po that serve as your tour guide inside the cave. Okay. Grabe guys, ito na yung papasukin natin. Oh, tingnan nyo, grabe, napakaganda. Oh. Hindi po kasama yung mga tao, ah. Charing. Huh? Okay. Out from the river, maybe there's a pee or poops of the bats. So you're not allowed to share. Same thing, ha? Grabe sulit, guys. Unsafe. So makikita niyo itong naghahati na ito. Magkaibang ano siya. Ito to, itong kabila. Ayan. Sige. Yung nasa part na yan, yun yung nagmimix yung tubig ng maalat at yung ano, matabang. Grabe. Itong nasa likod ko na ito, ito yung papasukin natin ngayon na underground river. Pasok po siya sa Seven Wonders of the World, mga master. So, 4 na taon ang ginugol para mai-apply ito, maisama ito sa pang-7 magagandang lugar sa buong mundo. So, bisitahin natin guys. Ito na. Sa kauna-unahang pagkakataon na silayan ko ito, hindi ko talaga mapaliwanag ang ganda. Ito na guys, papasok na tayo sa kuweba na ano. Itinuri na nga itong protected land area dito po sa Puerto Princesa. Kaya may mga rules and regulations tayong dapat sundin bago pumasok at paglabas din sa nasabing underground river. Isa sa mga ano yan. Sa bukana ng kuweba papasok sa underground river ay makikita ninyo ang mga bato
na nagagandahan. At syempre may mga palatandaan din dyan na pinuntahan ito ng mga dating mga scientist at ng mga iba't ibang tao galing sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod doon ay inaral nilang mabuti kung ano ang talagang pinagmulan nito. Pagpasok mo ng kuweba ay makikita mo mga sarit-saring magagandang mga rock formations na mga limestone. Bukod sa mahigpit na pinagbabawal ang paliligo dito, bawal na bawal din ang pag-iingay. Kaya nga meron silang ikinabit sa tenga natin na mga headsets at mga history na mga recorded voice para marinig natin at masilayan din habang nilalakbay natin ang loob ng kuweba. Nabanggit din ng ating tour guide kung gaano kalayo o kahaba ang kuweba na ito, pero ang inallowed lang sa atin ay ang mga halos 1 kilometer na layo lang. Ipinagbawal sa atin ang pagsasalita dahil nga delikado raw ang mga dumi o mga ihi ng mga paniki na bumabagsak mula sa itaas. Kaya tayo ay tahimik lang, kaya ito, nag-voice over na lang tayo ngayon, di ba? Hindi kalabutan lang sa sobrang ganda mga master. Parang babagsak sa'yo, charot. Ang galing, oh. Sir, yung pa, natural ba yan? Hindi yung inu. Oh my God. Namangha din ako sa itsura ng parang lagusan na ito na talagang natural daw at hindi inukit. So tingnan nyo to guys, para siyang misto ng kahon. Kung titignan mo, pero puri po siya ng bato. Grabe. Hindi na po nakakapagtaka bakit po ito pumasok sa pang-7 o sa 7 Wonders of the World. Ang Puerto Princesa Subterranean River ay kilala bilang pinakamahabang ilog sa ilalim ng lupa hanggang taong 2007. Ito ay pinangangalagaan ngayon ng ating gobyerno upang maprotektahan ang ganda nito na tinuturing ng isa sa pinakamahalagang kagubatan sa Asia. Walang nakakaalam kung sino ang unang nakatuklas ng underground river. Gayunpaman, pinaniniwalaan na ang mga unang nanirahan sa mga isla ang unang nakaalam ng pagkakaroon nito. Ngunit ang kanilang takot sa mga espiritu na pinaniniwalaan nilang naninirahan sa mga kuweba ay humadlang sa kanila na tuklasin pa ang maraming parte ng loob ng kuweba. Paano nga ba nangyaring isa itong river na nasa ilalim ng lupa? Milyong taon na raw ang nakakaraan bago maging river o underground river ang lugar na ito. Kung iisipin natin, parang lumalabas na nauna muna ang ilog bago magkaroon ng kuweba. Mga master, ito yung tinatawag nila na stalagmite. Ayoko, para siyang kakao. Ganda. Ayoko, para siyang mushroom. Tinatawag nila itong giant mushroom, mga master. So mga master, ito yung isa sa tinatawag dito na puso ng saging. So ito yung stalactites, mga master. Ang ilog ay direktang dumadaloy sa ilalim ng St. Paul Mountain Range na matatagpuan sa kalagitnaan ng kanlurang baybayin ng isla ng Palawan
Ang sistema ng ilog ay nilikha milyon-milyong taon na ang nakakalipas habang ang tubig ay dumadaloy sa bato na lumilikha ng isang serye ng malalawak na silid at mga kuweba o mga rock formations. Oo, para siyang tumutulo pero matigas na siya. Bato na po siya. Tingnan niyo ito mga master, mukhang tao. Maipapayo ko sa mga bagong turista rito, unahin ninyong puntahan ang Underground River ng Palawan. Talagang hindi kayo magsisisi. Bukod sa napapanood yung napakagandang video, ay ibang-iba sa personal na masilayan ang ganda nito. Sa kabila ng ganda ay hindi naiiwasan ng mga kababalaghang kwento rito. Katulad daw ng mga iba't ibang sulok ng kuweba dito na pinamamahayan daw ng mga engkanto. Pero huwag kayong mag-alala, kahit may mga mukhang engkanto rito ay hindi naman totoo yun, dahil magpahanggang ngayon ito naman ay parte ng ating kultura o kasaysayan na ang paniniwala sa mga engkanto ay talagang totoo. At sa kabila ng ganda, hindi naman talaga maiiwasan ang mga ganong kwento, lalo na sa ating mga Pilipino. Sana po ay samahan nyo ang buong videong ito upang maikot ko kayo sa iba't ibang parte ng ganda ng labas at loob ng kuweba. Oo nga, no, para sa barko, mga Titanic, mga master. Ang ilang mananaliksik sa lugar na ito ay nag-iwan ng mga marka na may mga questionable paraw na dapat alamin sa mismong bato na iyan sa ilalim. So mga master, kasi dito sa kabilang side kami dumaan kanina papasok. Tapos, yung pabalik na kami. So parang dalawang beses na magkaibang itsura ng mga formation ng kuweba yung makikita mo. Papunta at pabalik. Napakasarap sa pakiramdam paglabas mo ng kuweba, dahil para bang ikaw ay natulog sandali at narelax ang iyong isip. Dahil land protected area ang lugar na ito, mahigpit po na talagang ipinagbabawal ang paliligo dito under din sa pamamahala ng UNESCO Heritage. May parting panghihinayang pa rin kahit nandito ka, dahil nga gustuhin mo mang maligo ay talagang bawal, dahil isa nga ito talaga sa protektadong lugar sa Pilipinas. Simula pa lang ito ng ating isang linggong paggala sa buong Palawan. Kaya sana'y samahan niyo ako sa ating mga susunod na episode sa mga isla ng Coron at El Nido, mga master. May mga ilang sementeryo din tayong pupuntahan na may iba tayong nakakapangilabot na mga natuklasan. Kaya sana, please don't forget to like, share, and subscribe, at mag-follow po kayo sa ating Facebook page. Maraming salamat, hanggang sa muli, mga kamaster. Do you know the song? If I had to live my life without you near me, days will all be... Di ba, tuwa si ate, libreng kanta yan, ha? Libreng kanta kaya. The night just seems so long. Hold me now. Hear the chorus.
I don't want to live without you. Go ahead. Nothing's gonna change my love for you. Oh, di ba ako toto? Charot. Barista ka dyan?